kailangan kong siguraduhin na walang masamang mangyayari sa mag-ama ko. Pwede ko na ba kunin yung anak ko? Cheska! Sandali, sandali! Hindi ka tumupad sa usapan! Hindi mo nabawi si Cheska! Nagka-leche-leche ang negosyasyon! Dati nawakan mo yung mga pulis! Nakita ko si Arian kanina sa ospital. Yung anak pala nila may sakit sa puso. Alam ko, mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Gusto ko lang makasiguro na sa gitna ng lahat ng ito ay dumadamay sa'yo. Magpakatatag ka. Alam mo kung gano'n nakakute ang pasyente. Siya ba yung nakita ko? Halaga akong magjujun. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Waldo yun. Ay nako, basta talaga kulot. Super cute. Miss, sabi mo kulot na lalaki sa nagpunta? Doon po ma'am, kumaliwa. Pangitain. Hindi pwede. Hindi mo siya pwedeng isipin. Isa na lang siyang alaala. Sa kubeta na may tanggap pa. Hello, Sir Tristan? Nandito ako sa ospital. Papasok na ako. Ako. Sige. Thank you. Kailangan ko magpunta din. Oh, baby. Darating na daw ang daddy.
sinasadya. Dito ang anak niyo. Kaya siya nakakonfine. Sana maging maayos na lahat. Sana maging maayos na lahat. Malamay na siya sa'yo. Yung ngiti mo, nakuha niya. Masaya ako para sa inyo ni Sir Tristan. Sa isa't isa. May bagong buhay na kayo ni Sir Tristan. Ako din. Nangako rin ako sa pamilya ko na iyakapin ko itong bagong kabanata na ito. Dami na nagbago sa akin. Hindi na ako yung dating Waldo. Sigurado ako marami na rin nabago sa'yo. Mr. Lozado, nakausap ko si Dr. De Leon. Pwede na raw umuwi si Baby Angelo. Thank you. Mr. Lozado, are you okay? Mukhang kailangan nyo natin magpa-check, ha? It's okay, Doc. Just have to see Arian and the baby. Tama ka. Sabi na nagbago. Dahil ngayon, lahat ng gagawin ko, lahat ng desisyon ko, ginagawa ko para kay Angelo. Angelo. Yun yung pangalan ng anak ko. Okay. Mukha siya ang anghel eh. Tama pala yung sinabi nila, ano? Pag nagkaanak ka na, nakalimutan mo na yung sarili mo. Kasi bibigay mo yung buhay mo sa kanya. Angelo, nagkaroon ang kahulugan yung buhay ko. Mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal ko.
Siyempre, pag nasa barko na ako, malaki na kinatayin ko. Nakakaipo na ako para sa pamilya natin. Tatayo tayo ng kastilyo. Magbuo tayo ng pamilya natin. Hindi tayo mag-iwalay. Kailangan ko
Humberto! Ah. Himala yata, hindi nyo kasama tatay ko. May lakad yata eh. Saan nagpunta? Aba, malay ko! Bakit? Jowa ko pa yung tatay mo? Para malaman ko kung saan nagpunta? Ha? Nagpunta yung tatay mo pa sa atin, wala ka dito! Hoy, Isa! Po? Buti na lang, nakauwi ka. Dinampot ng pulis ang tatay mo. Po? Para tatay na? Ha? Saan? Alam mo, meron ako nasagap na balita sa palengke. Yung tatay ni Clarissa, dinampot ng mga pulis. Si Mang Dante? Bakit mo? Abayawan ko, basa dinampot daw. Eh, buti nga, saan gano yun? Lahat na lang inaaway niya. Baka naman may ginulo pagkatapos, inutangan na naman. Naku, may sayad talaga yun. Linisan mo namang maigi. May alikabok dito, oh. Baka malanghap yan ang apo ko, ha? Magkahika yun. Opo. Nako. Ay, bilis, bilis! Eh, baka nagugutom na yung mga yung pagdumating. Tapusin mo na to, ha? Yung mga yung kutsara dyan. Tili, tili, tili. Tsaka palamigin mo yung tubig. Gusto ni Ariana ng tubig. Napalitan na ba yung kurtina sa nursery room? Opo, ma'am. Ay, kailangan lahat sanitize ng gamit doon, ha? Opo. Hindi pwedeng madumi. Bilis, bilis na. Nako! Darating na sila. Anong ginagawa mo dito? Excuse me. Hindi kami patagat ng buwisita. Huwag mo kong ma-excuse me. Kung ayaw mong tuluyan ako mag-buwisit sa'yo, let it go, digger. Kumusta ka, akala mo ikaw may-ari ng bahay na ito? Kung tutuusin, sampid ka lang dito. Nasaan si Tristan? Wala si Tristan dito, kaya umalis ka na. Kung ayaw mong matikman ang bangis na isang sampid. Wala kang karapatang paalisin ako dito. Ah, ganon. Talagang ayaw mo magpaawat. Hindi ka na dahil na ba ulit sa akin. Magsalita ka, kala mo ikaw may-ari ng bahay? Ikaw ba? Stop it! Ariana. Sino bahala kay Angela? Don't blame this on me! Wala akong pakialam kung nasasaktan ka! Alam mo, sa sobrang galit ko sa'yo, baka hindi lang yung gagawin ko sa'yo. Get out! Just... Alam mo, dahil sa'yo, nabuliyasong pagkuha ko kay Cheska. How can you be so stupid? You're stupid! Tristan, I'm so sorry. I'm so sorry. Hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari. I was just so scared. Cheska, I was so scared for you. Tristan, please, please intindihin mo. Cheska is all I have. Konti na lang bibigay na ako. Konti na lang. Basta ginawa mo, lalo mo pinahamak buhay niya. Umalis ka na. No, Tristan! Tristan! Tristan, walang dati! Ma'am Rosie, ma'am. Ma'am, cold water po, pampalamig ng ulo. Kalma lang po, ma'am. Eh, kasi naman yung si Jen eh. Di ba? Panila ng araw. Ma'am, favorite ng anit niya itong mga kamay ko. Di ba? Ma'am, hindi ba kayo kontento? Munti ka na matuklap yung anit. Sige lang, ma'am, inom kayo. Ayos lang ba kayo, Tita Rosie? Tristan, pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi na gusto yung tabas ng dila ni Jen eh. Kaya hindi ko napigilan yung sarili ko. Pinindihan ko. Tita Rosie, sa mga nangyari ngayon, mas mabuti pa siguro kung ilayo ko muna kayo dito. Ako? Kayo at saka nang mangin ako.
Sang-ayon naman ako dyan sa plano mo, Tristan, dahil maliban sa seguridad ni Ariana at Angelo, hindi kasi nakakabuti sa kanila yung mga stress sa paligid. Pero hindi dahil sa hindi ako nag-aalala kay Cheska, ha? Inaalala ko lang yung kalagayan ng ni Baby Angelo. Ma'am. Ma'am, tubig po. Ma'am! Isa? Isa? Ala, dyan si Isa. Kagabi pa, nasa presinto. Nakulong si Kadante. Nanikwat ng cellphone sa bilyaran. Nanikwat? Dinampot, ibinulsa. Booking, pulis yung may-ari. Yeah, estadong loko. Isa. Oh, neighbor. Office mate, papasok na rin ako pero maliligo lang ako, ah. Galing kasi akong lamay, eh. Lamay? Lamay. Yung may patay. Lamay ba talaga? Masama magsinungaling. Mahaba yung ilong mo. Oo na. Sinungaling agad. Hindi ba pwedeng nahihiya lang umamin? Sorry na. Gusto lang naman kita i-check eh. Tanaw eh, oh. Gamitin mo malinisan ako naglalaban ng mga damit ko. Huwag ka na uminya. Ang pangit mo. Sige na. May trabaho pa tayo eh. Bawal ang absent. Sige na. Mag-ayos ka na doon. Dito ako, hintayin kita. Ina, hintayin kita dito. Sigurado ka? Oo, sige lang. Bis ka na, hintayin kita dito. Basta huwag lang tayo malate. Karamihan. Mr. Lozado? Binigay ko na sa inyo ang gusto nyo. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. At bakit namin ibibigay? Hindi ka tumupad sa usapan. Ganito na lang. Ibabalik namin sa iyo ang anak mo. Pero kailangan mong dagdagan ang bigay mo. Dahil mabait kami, bibigyan ka namin ng 50% discount. 50 million. Hayop ka. Mabuti alam mo, kapag hindi mo ibinigay ang gusto namin, hindi lang panganay mo ang mawawala sa'yo, kundi pati ang bunso mo. At ang mahal mong babae na si Attorney Arian Castillo. 50 million o buhay ng pamilya mo.